Pag wala kang connection sa Diyos, walang patutunguhan buhay mo. Mapapagod ka lang araw-araw, trabaho, hanap ng pera, hanap ng makain, makasurvive kayo, pamilya. Pero if you are not connected with God, walang kahulugan ng buhay. That is why we need to restore our relationship with God. Because of our sin, na-destroy ito, nasira ang ating connection sa main source. And we need restoration through the Lord Jesus Christ. Ibig sabihin, dapat ma-reconnect po tayo, mga kapatid. Dapat makita sa ating lahat na tayo ay may connection sa pinaka-main source. Upang masasabi mo, this is life, ito yung buhay. Ito yung tunay na buhay na binigay ng Diyos sa akin. So kapag tayo restored, there is peace in our heart and in our mind. If we are restored, there is an abundant life. If we are restored, sonship is restored. Ang pagiging anak mo na ibalik. At isa sa alimbawa dito, mga kapatid, ang alibugang anak, the prodigal son. Nang lumayo siya sa ama niya, naputol ang fellowship. Wala na siyang ugnayan sa ama niya. Kaya miserable ang buhay niya. Kaya pag lumayo ka sa Diyos, you disconnect yourself to God. Lahat ng ginagawa mo, maraming kapalpakan, maraming mali. Kaya it is very important, if you want guidance from heaven, restore. You need to restore your connection to God. And mangyayari ito if you have relationship with the Lord Jesus Christ. Praise God for the Lord Jesus Christ through the cross. Namatay siya para sa iyo at sa akin. Kaya nga tingnan ninyo ang cross, makikita ninyo ang shape ng cross. Di ba? Horizontal and vertical. Connection with the Father and connection with other people. So we have vertical relationship with God through the Lord Jesus Christ. And we are connected with our relationship with other people. That is why we love God and we love people. Vertically, we love God. Horizontally, we love people. It's because of the cross. It's because of the cross. There is restoration. Restoration happened. Kapag mahal mo ang Diyos, pati kaaway mo, kaya mong mahalin. Restoration happened. And that is relationship. Nakita niyo, mga kapatid? That's the power of the cross. You can love your enemy. Why? Because Jesus' love is in you. Kahit ang kaaway mo, kaya mong patawarin at kaya mong mahalin. Kasi you are restored. Tingnan niyo, mga taong hindi restored. Maghihiganti yan. Gaganti yan. Pero ang taong restored, ipag-pray pa niya ang umaway sa kanya. Ipapanalangin pa niya. Idudulog pa niya sa Panginoon. So, restoration of relationship. Ibig sabihin, madali ang panalangin para sa iyo, madaling makipag-usap sa Diyos kasi you are restored. Tingnan niyo yung mga hindi nagpipray, hindi nagbabasa ng Bible, walang kagana-gana. Actually, putol kasi ang connection. Walang Holy Spirit na gagalaw sa buhay mo. Alam niyo, ang taong hindi nananalangin, wasak ang connection sa Diyos. At pagod na pagod araw-araw sa problema sa buhay. That is why you need to reconnect again your life to God. You need to restore your life to God. Tingnan ninyo, yung mga taong restored kay God, excited yan manalangin everyday. That is why we need to restore our connection with God through His Son, the Lord Jesus Christ.